Okay, and sa mga hindi ko pa pala na, I mean, yung mga friends ko, sorry ah, pero I'll make it up to you guys. Unti-unti naman ako nanonood ng mga videos yung ngayon kasi medyo, wala pa rin kami internet sa bahay, nag-a-apply pa lang, pero gumagamit ako ng data, so I'll make it up na isa-isa kong pinapanood yung mga videos nyo. And yun, basta pag nakita nyo nag-comment ako, means nanood na ako, ha? At saka, hi, shoutout kay, Miss.FavEve, yan. Na-miss ko yung mga vlogs mo, pati si Misay. Ayan, sino pa ba? Ang dami, nakalimutan ko na. Basta, panonoodin ko kayo. Wait nyo lang ako, ha? Hi guys! Welcome back to my channel. And this is Chang Anna, if you're new. Sa mga gustong mag-Uber driver, kailangan gagawin nyo yan by choice para ma-enjoy nyo yung work ninyo. Gaya ko, kasi ako, mahilig naman talaga ako mag-drive. And since sa bahay lang ako, wala akong job, and yung oras ko nauubos lang din sa bahay at hindi naman din ako nagve-vlog everyday, so I decided na why not i-try mag-Uber. So dumaan ako sa process. So yung mga gustong mag-Uber driver, ito yung mga ginawa ko step by step, sasabihin ko sa inyo. Ayun, nag-process ako ng papers and now I am officially a lady Uber driver. Yan. Okay, ganito yun. First, kailangan muna natin syempre yung driver's license natin. I'm sure all of you guys, maroon kayong non-pro sa mga hindi naman syempre nag-drive ng mga public utility vehicles, no? So yung sa akin, in-upgrade ko siya into a pro driver's license. And then after that, kailangan mong kumuha ng NBI clearance or ID, and then maggawa ka ng account online. Kaya mo nang gawin yon. So, kasi iba, pumupunta dun sa Uber office, dun sila nag-register online para magkaroon sila ng account. Pero since ako, yun, gumawa kami ng brother ko ng account ko online, para pagdating ko dun mismo sa may Uber office, magpapa-activate na lang ako ng account ko. And then, before they activate you, kailangan mo munang dumaan sa process. Like, first, lalabas yung, aantayin mo yung name mo na tawagin, and then, or no, lalabas yung name mo sa mga screen. May mga big screen sila doon. So, pag nakita mo yung name mo, merong lalabas na number kung saan ka one-on-one seminar. Yun, may number doon kung anong number ka. And then, magkakaroon kayo ng one-on-one seminar nung taga-Uber. And then, after ng one-on-one seminar, so that seminar, explain nila sa'yo about sa pag-Uber. Yung rights mo, and then kung paano ka makikita, and paano sila din kumukuha ng anong kita from you. And then after that, meron silang yung video na ipapanood sa'yo. Ang tawag yata nila doon, parang onboard screening. Yan, panonoodin mo yung about Uber, about Waze, ituturo nila sa'yo lahat-lahat. So, bago ka lumabas doon sa office nila, familiarize ka na sa lahat. So, hindi ka na talaga malilito once you started Ubering, meron mo ganun. Yun. And then, ano ba, yun, once na meron ka ng account at na-activate na, pipicturean ka pala na doon. If you can see guys, doon sa ano, ipapakita ko sa yung picture ko, ayan. As you can see guys, ayan yung picture ko sa Uber. Yun na nga, and then after the process, at first, medyo confusing, kakalito talaga, pero, but then, masasanayan, you will get used to it then, once na you start driving and you start using the Waze. Malilito ka sa at first, pero masasanay ka rin. So, enjoy naman. Kung tatanong niyo ako kamusta ang pag-Uber, enjoy. Sa umpisa, syempre, lahat stressful. Traffic. Ay, kasama na natin yan talaga sa everyday life natin ng traffic, no? So, sa umpisa, medyo nakakakamote. Yun, pero after 2-3 days. No, after 3 or in a week, yan. Sanay na ako. Enjoy na ako. Chika sa mga passengers, especially pag nakapull ang saya, di ba? So, yun lang, guys! And, sana huwag kayong makalimot mag-follow or mag-subscribe pa rin sa akin at manood sa akin. And, itatry ko talaga gumawa ng mas okay pa na video aside from my trip lang, yun. Nga pala, guys, add ko lang, no, yung Uber office, yung main office nila is located sa Greenfield District sa may Santo Cristo Street, yan. Sa baba siya ng Square One Mall. So, wag ka na papasok sa Square One. Nasa baba lang siya. Nasa corner. So, once na nandun ka na sa Santo Cristo, lakad ka lang ng kote, makikita mo yung Square One. And then, sa kanto nun, nandun yung Uber office. And then, ano pa ba? Mga dapat na malaman. Wala kayong babayaran doon. Basta pupunta lang kayo doon, magka-activate lang kayo ng account nyo or paggawa kayo ng account. Yun lang, wala kayong babayaran sa kanila. After na nakapag-register na kayo,
After ninyo doon sa Uber office, so kailangan kayong mag-install ng Uber driver, yung color brown, and Waze, yon. So kasi silang dalawa yung gagamitin nyo. Once na nag-start na kayo mag-Uber, so once na nandun na kayo sa loob ng Uber account inyo, once na meron na kayong nagpabook sa inyo, automatic na i-redirect niya kayo sa Waze. So hindi nyo kailangan magbukas ng dalawang app. So ituturo naman yun guys pag nandun na kayo kung sakaling gusto nyo lang naman mag-seminar or gusto nyo mag-apply as a Uber driver. So ayan na yun. So guys, stay tuned lang kayo dito sa channel ko. Marami pa akong i-upload na videos. At saka samahan nyo ako sa biyahe. As much as possible, gusto ko sanang samahan nyo ako everyday. Kaya lang sometimes kasi medyo sunod-sunod yung bookings, hindi ko kayang mag-vlog or baka pwedeng singit-singit na lang. So yun guys, hope you see you all again on my next video. Stay tuned lang ha!